Sprayan nyo lang yan. Hello guys, brakes ang pangunahing safety features na anumang uri ng sasakyan. Mapabike, motor, kotse, truck ay kailangan ng preno. Function ng brake ay mapa-slow down or mapahinto ang sasakyan. Kung nag-fail ang ating preno ay disgrasya ang abot nito. Kaya kailangan properly maintain or regular na na-check ang ating mga preno. So guys, samahan nyo ako magpalit ng disc pads, maglinis ng Suzuki APB GA 2012 model. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. Guys, papalitan natin ngayon to na disc pad, magkabilaan. Gagamit tayo ng 14 mm, dalawa to, isa dito at sa baba, dalawa lang yan. So guys, first time pa lang to nabuksan. 9 years old na APB. Alisin muna natin yung lumang pads. Pwede natin isabit yan dito na hindi na natin kailangan tanggalin. Huwag natin ihanga kasi pwedeng masira yung hose. Sabit lang dyan. So, hindi pa ito napapalitan mula noon. At 78,000 ang tinakbo. Tarang! Kapal, no? Kapal ng bakal. Yan. So guys, ang ipapalit natin dahil mahal ang genuine parts ng Suzuki. Nagtanong ako sa Caloocan na sa 5,000 plus. Merong available sa market na ibang brand replacement. So yung nabili namin replacement ay brand ng Bendix na pang Toyota Avanza Gen 1. Ito ay Suzuki APB GA variant. Pwede ang disc pad ng Toyota Avanza Gen 1. Ng Bendix. So guys, ang bili namin is 1,150. So, ang laking savings. Isasama na lagi sa preventive maintenance service ang pag-check ng preno at pag-cleaning. So, ngayon, itong ipapalit natin. So, bago natin palitan guys, lilinisan muna natin gamit ng brake cleaner. At bukod dyan, lalagyan natin ng bagong grease ang caliper pins o tinatawag na, ito guys, ang slider pins. Kailangan natin yan mag-grease. At aalisin natin lahat tong mga brake shims. Ililipat natin sa bagong pads. Kailangan mailipat natin lahat ha. Kailangan natin to malinisan at malubricate. Kailan lubricated din yan. Gumagalaw dyan yung preno, yung pads. So, gumagalaw yan dyan. So, kailan lubricated din yan. Lalagyan natin yan mamaya ng grasa. Pero, linisan muna natin. Alisin na natin yung sliding pins. Dalawa yan. Ire-regrease na natin. Kasi, kailangan din to ay playable. Kasi, kung ito ay naka-stock, pwede magkaroon kayo ng stock up na brake pag hindi siya playable. Next step natin ay lagyan ng grease. So, gagamit tayo high temp grease. Pwede naman to guys, dahil high temp naman to. Wala kami nabilihan na pang caliper grease.
Dahil mas mahal yun. Sa baba, lagyan natin loob yan ng grease. Mamaya, ilulubricate natin to. Iwas ingay yan. Kaya kailan natin lagyan. Ito sa likod. Pwede na natin ilagay ang bagong disc pad. Linisan din natin ang slider pins. Guys, alisin natin yung lumang grease. Pwede na natin balik. Lagyan natin konting grease. Dahil may grease na sa loob. So guys, kailangan to playable. Hindi siya pwedeng mag-stock up. So may hangin yan, ilabas lang muna natin. Yan. Yan. So, bawasan natin yung mga excess grease. So guys, pagtapos nyan, so para may balik natin to, kailangan natin to i-press. Press in. So gagamit tayo ng presser tools. Ang harang natin. Para mausog tong piston. So yung fluid nyan, habang umusog yan, aakyat yan doon sa reservoir sa taas. Pero dahan-dahan lang natin. Yan. Sagad. Sagad. Kailan sagad. Para may space. So, kailan hindi pilipit yung ano natin na flexible hose. Pwede na natin ilagay. Yan. Swapi. Huwag nyo rin kakalimutan guys na balik talaga itong mga shims. Dahil pag yan ay wala, iingay yung brake nyo sa harap. Kailan nakakamay lang yan. Pag hindi nyo naiikot, huwag nyo persahin para hindi ma-lost thread. Nakakamay ko sagad. Okay. Last spray. Yan na. Yan. Para maalis natin tong hub, gamit tayo ng 12 mm na volt. Test out natin. Dali, isa lang yung available ko. Dapat yan, dalawa sabay. Dahil isa lang, pagpapalit-palitin ko.
Pero kung merong kayong sa bahay dalawa, mas the better dalawa. Para sabay yung pull out. So, lipat natin ulit sa kabila. Umaangat na. Okay. Brake cleaning tayo. Di tayo magpapalit ng brake shoe. Lilinisan lang natin gamit ng brake cleaner. Sprayan nyo lang yan. Laging simula sa taas. Para pababa. So guys, nalinisan na natin. So hindi na natin ito kailangan i-adjust. Dahil ang rear brake ay self-adjustment. Pag tumapak tayo sa preno or tinaas natin ng handbrake, ay kusa ito mag-a-adjust. Ito. Pag pumalo yan dyan, umaangat po yan. Aangat yan. At itutulak niya para lumapad siya ulit. Mag-fit sa drum. Ngayon, gagawin lang natin na ilulubricate natin to. Konti lang. Nalagyan lang natin ng oil. Konting oil. Hindi kailangan marami. Patak lang yan. Yan lang ang mga, yan lang ang nilulubricate dyan. Kasi itong umiikot guys. Pag ito na-stack up, hindi siya mag-self adjustment. Kailangan siya alisin at iikot dito. Pero base sa pag-alis ko kanina, tama lang yung clearance ng brake shoe sa brake drum. So babalik na natin yung drum brake. Yung sikip niya tama lang. Kasi self adjustment yan. Yan hindi siya maluwag na maluwag. Yan. Yan. Okay na yan. Okay. Sa passenger side. Ang pag-spray lagi sa ibabaw. Para bumaba muna yung dumi. Ito lang ang ilulubricate natin. Konting-konti lang. Kasi ito lang yung nag-a-adjust. Pag napupudpud na yan, kusa ito mag-a-adjust pag tumapak tayo ng preno at tinaas natin handbrake. Ayun, may, ano yan eh, medyo may kasikipan dahil yan yung normal adjustment niya ng preno. Okay. Okay.